ang pagkawala ng mga manok na uwi sa sabong ng dalawang magkapitbahay. Ang binagbintangang nagnakaw na si Julian, walang awang pinagtataga. Sugatan rin ang misis niya at isa pang kaibigan. Ang nadekadong mga biktima, mabibigyang katarungan na. Sa San Mateo, Rizal, nagamok ang isang lalaki nang mawala ang inaalagaan niyang manok na panabong noong March 2021. Isa sa pinagbintangang magnanakaw ay si Julian Eborde Jr., 56 anyos. Pero nang komprontahin ni Julian ang kapitbahay, bigla siyang pinagtataga hanggang sa bawian siya ng buhay. Pinuntahan ko ang crime scene. Mga kapuso, binalikan ng team ng resibo ang barangay Gitnang Bayan dito po sa San Mateo, Rizal. Narito po ako mismo sa karapan o sa mismong property kung saan naganap ang krimen. Ayon sa impormasyon at sa investigasyon ng pulisya, dito po mismo nangyari ang tagaan sa pagitan ng suspect at ng biktima. Pero sa mga sandaling ito, nais po namin sana kayong dalhin sa loob, subalit ito'y nakapadlock na. Ang binabanggito ng barangay at ng mga komunidad, ng mga kapitbahay, nagsialis na ang suspect pati na yung kanyang pamilya isang gabi matapos maganap ang krimen. Makakapanayam din natin ang mismong asawa ng biktima at ang testigo na siyang naging dahilan para tumayo ang kaso. Nahanap namin ang asawa ni Julian na si Magdalena. Muli ho ang aming pakikiramay. Ali Magda, ano ba ang ugat nito? Bakit ho nauwi sa tagaan nito? Pinagbintangan lang po kami ng nakaw ng manok. Eh paano napunta dito yung asawa niyo? Pinuntan daw po dito para tawagin, para mag-usap nga, para hindi na nga daw lumaki yung gulo, para matapos na. Okay. Eh Jun, mag-usap tayo. Yung pala, nasa likod na pala ng pinto. Ipagbungad ang asawa ko, hinaltakaltak na. Nang marinig ang komosyon, to the rescue agad ang asawa at ang pamangkin ni Julian na si Wilson. Laking gulat ni Magda nang may tumamang matulis na bagay sa kanyang ulo. Sabi ko, huwag, maawa ka na sa akin, may mga anak ako. Sabi niya, huwag ka maingay, tumigil ka ng kaiyak mo. Pero hindi lang si Magda ang nakaranas ng galit ng lalaki. Maging ang pamangkin nilang si Wilson, pinagtataga rin. Nasaan po kayo nung nangyari ho yung mismong krimen? Nandito po ako. Eh, hinihila ko rin yung tiyuhin ko. Batakan kami. Nahatak siya sa loob, yung tiyuhin ko. Okay. Doon na po siya pinagtataga. Tinaga niya rin po ako eh. Sa ulo niya ako tinaga. Nakailag lang ako. Sa braso ako tinaga. Ito po. Tapos, naagaw ko po yung karit niya. Ayan, yan po, tatlong daliri na hiwa ko. Agad sinampakan ng patong-patong na kasong murder, attempted murder at frustrated murder ang suspect na kinilalang si Elpidio Quidilla, 56 years old. Nitong March 22, lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Ito pong suspect natin na si Elpidio Florencio Quidilla ay nagkaroon ng warrant of arrest dito sa branch 75 ng San Mateo, Rizal sa kasong murder, frustrated murder, tsaka attempted murder. At napabilang po ito sa regional most wanted ng 4A. Pero mabilis na nakataka si Elpidio. Pinuntahan ng resibo ang barangay para alamin kung kilala nila ang sangkot sa krimen. Madalas kasi sila mag-inuman. So yung mga problema ng mga kinakaharap nila, yung minsan napapagbintangan, nawawala yung manok, kinukuha yung ganyan. So kumbaga mga mabababaw na problema na giging malala dahil dun sa inuman. Hindi rin daw residente ng barangay si Elpidio. Hindi po lehitimo taga rito. Uh-huh. So sila po yung mga come and go sa isang lugar na mayroong mga informal settlers na pwede puntahan, ay doon sila nakikibahay. So kung halimbawa na mayroong silang magagawang krimen, ay madali lang po silang nakapagtago. Sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya, mag-isang itinataguyod ni Magda ang dalawang anak. Pero dahil sa hirap ng buhay, nauwi siya sa pamamalimos sa kalsada. Sa ngayon, sa ilalim sila ng tulay nakatira. Hindi rin siya matahimik dahil alam niyang malaya pa ang suspect at pwedeng huntingin siya nito. Kaya ang shoutout ni Magda, mahuli sa lalong madaling panahon si Elpidio. Unang-una, ano naging epekto sa inyo nitong krimen na ito? Sa inyo bilang asawa ng biktima? Siyempre, masakit po. Masakit po, tapos tinaga pa ako. Pero malapit nang matapos sa kinatatakutan niya. Nitong March 2022, inilabas ang warrant of arrest laban sa suspect hanggang sa makatanggap ng tip ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detective and Special Operations Unit o CIDG, DSOU, tungkol sa kinaroroonan ni Elpidio. Nang matukoy ang hideout ng suspect, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Subject natin dito,
Lande to Longer. Ready, ready tayo kung ano man ang sakaling na mangyari. Sa kanilang pag-aabang. Polis na, polis, polis! Aray, huwag kang tumalat! Tama, tama! Oo, di ako tatakbo! Timbog ang suspect. Alam mo naman. Apo, alam mo po, apo. Ha? Alam mo siguro? Apo, apo. Apo. Na si Elpidio Florencio. No way may gasong murder RPC Article 248 as a knowing ay mayroon din para patakuha ng tagapagtanggol na iyo pinili. At kung wala ka kaya dito ay pagkakalaw sa'yo ng pamana. Pasok! Sakay! Sandali ako! Sakay muna! Palakas po ako! Oh, sakay! Kaya sundan nyo! Guwak! Matapos ang 2 taong pagtatago, magbabayad na ngayon sa batas si Elpidio. Nakapanayam siya ng resibo, depensa ng suspect. Dugungan ka? Opo, sa ulo ko kasi nakahiganap po ako nung ganyan, pumakot siya ng 3. Napatay ko po dahil nga lang pambunog po kami sa ano. Siyempre, pamilya ko rin po. Kaya napilip na lang din po sa marami sila eh. Kaya ako lang din sa labas eh. Napaka-importante nito, itong operation na to, lalo na rin sa pagkikipagtulungan ng mga complainant sa dali ang itsadarakit ng mga akusado. Kaya kami ay patuloy na nananawagan itong kapulisan po na kung mayroon pa kayong nalalaman na mga taong gumagawa ng krimen, eh huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa himpilan ng pulisya. Kahit papano, makahihinga na rin ng maluwag si Magda. Nagpapasalamat ako talagang kasi lagi pag lumalakad kami, lalo ginagabi ako sa pag may pinupuntang kami. Halimbawa, naglalakad kami galing Ampid, mabili ng ulam. Lagi akong kabado. Laging sa isip ko lagi parang akong parang natatakot. Ngayon po na nahuli na, nagpapasalamat naman po ako sa Panginoon at sa lahat po ng tumulong na para mahuli si Elpidio kasi nakakatakot talagang tao yun. Matinding trauma at paghihirap ang tiniis ni Magda nang mawala ang kanyang mister. Pero naibsan daw ito kahit papaano matapos mahuli ang suspect.